Yan, welcome back sa akin channel. So ngayon, bago lang ulit ako nakapag-vlog kasi medyo naging busy po talaga ako. Busy nga ba ako saan? So ayan, kasi po nagkapagawa po ako ngayon ng bahay. Ayan. So, grabe, sobrang saya. Masarap sa pakiramdam pala talaga na yung iniipon-ipon mo na pera, eh makikita mo na pinapatayo na ng isang bahay, di ba? Pero yun nga, para sa isang tulad ko na nangangarap magkaroon ng bahay, ayan. Ngayon ko na-realize na hindi pala kailangan na magkaroon ka malaking sahod o malaki ang ipon mo no, para magkaroon ka ng bahay. Sabi nga, pag merong sinimulan, may matatapos. Ibig sabihin, kahit maliit lang yung halagang hawak mo, pag pinasimulan mo yan, no, lalo ka mamamotivate na magtrabaho, na mag-ipon para matapos yung bahay na yun. So gaya ko po, wala pa po ako ganun kalaking hawak na pera, pero pinasimulan ko lang. Okay? Para po, siyempre nakikita ko siya, di ba? Sarap sa pakiramdam. Sabi nga, hindi mo kailangan na magkaroon ng nasa abroad ka, ganyan, no? Kahit sa Pinas ka lang, no? Nasa kung paano ka lang mag-budget, no? Meron nga mga kilala, construction worker lang, pero nakapagpatay na sariling bahay, di ba? So, depende na po talaga yun sa tao. So, ngayon po, share ko lang po sa inyo yung bahay na ipapatayo ko. So, yun nga pala, kung mapansin nyo, naka-uniform pa ako. Ayan. Kasi po, naguturo po ako ng Japanese language. Ayan, sa mga gusto po matuto ng Japanese language, pwede po kayo mag-inquire sa aming school. Ayan, lagay ko lang po sa description below yung link para sa mga interesadong mag-aral ng Japanese language. Ayan. So, ayan, simulan po natin. So, kukwento ko po sa inyo isa-isa kung paano po ginagawa yung bahay. So, actually po, nasimulan na po siya. 3 weeks ago na nasimulan. So, almost 17 days na po siya. Pero ngayon, i-detail ko muna sa inyo simula sa umpisa. Okay? So, hanggang sa matapos. So, hindi ko alam kung matatapos sa video na to, pero puputulin ko lang para sa next video na lang yung kasunod. So, bali yung bahay po na ipapatayo ko is gaya ng nakita nyo sa intro. Ayan. Diba yung sa intro kanina. So, ganun po yung gagayahin ko na itura ng bubong, no? Even yung sa harapan. Pero yung sa mga division niya, yung kulay, siguro may iba pa rin. Okay. Kasi in division, pinadrawing ko lang yun kay kuya. Pero ako yung nag-isip ng idea kung ano bang style ng division ang gagawin ko. Tsaka yun nga, nagkitipid tayo. Hindi natin kaya yung mga, kukuha tayo ng mga architect, no? Engineer, para kukontratahin lang yung bahay. So wala tayong ganung halaga. Gaya ng sabi ko, hindi mo kailangan maging milyonaryo o meron kang mga 100,000 bago mo pasimulan yung bahay. Okay? Gaya ko, kwento ko po sa inyo. Dati po, nasa Japan ako. So, nung nasa Japan ako, wala. Hindi ko naisip ang patayo ng sarili kong bahay. Pero nagpatayo ko ng bahay sa parents ko. Ito, yung tinitirhan ko ngayon. Pero yung para sa sarili kong bahay, hindi ko siya naisip pa before. Tapos ngayon, na nasa Pinas lang ako, may trabaho ako dito ngayon. Hindi ko masasabi na malaki yung sahod. No? Sakto lang, pwede namang mabuhay. Ano? Pero dito, nasarap sa pakiramdam na dito pa pala ako makakapagpatayo ng sarili kong bahay. Kasi nung nasa Japan ako dati, sa abroad, yan, medyo naging magastos ako ng konti lang. So hindi ko lang talaga naisip na magpatayo ng para sa sarili ko ng bahay. Pero ngayon, na-inspired ako, masarap pala talaga. Kaya share ko po sa inyo. So ngayon, ang sukat po ng bahay is 7x6. Pero medyo naging magulo kasi nakailang beses akong ulit-ulit. Kwento ko po sa inyo yan. Sa susunod na vlog kung bakit. So ngayon po, pinasimulan ko muna, pakita ko sa inyo. Yun nga po, actually 6x7 yung bahay. Biglang naging nagkabaliktad, 7x6. Bakit kaya? So, 6 meters yung lapad, 7 meters yung haba. So ganun kasi yung plano ko una. So ayan po, bali ang minumpisahan ng hukayan yung bahay. Ayan, kung makikita nyo po dyan, yan hinuhukayan na yung bahay. So ang empleyado po dyan, ang gumagawa, si tatay, si kuya, at yung bayaw ni kuya. Sila yung nag-umpisang naghukay. Pero yun nga, dumating na yung nagtatambak. So, nagkapang-apang-abot lahat. So, hindi pa namin na-iporma yung mga... kasi mababa yung pwesto, kailangan siyang tatambakan siya mataas. So, hindi pa namin nalagyan ng mga biga, ng mga poste, yung tatambakan. Dumating na yung panambak, hindi naman namin pwedeng ibalik yun. Kasi nga, umorder na rin kami ng panambak kasi... baka mag-uulan, hindi maipapasok dito sa amin yung mga rack na may dalang lupa. Ayan, baka lang yan daw eh. Mahirap ba hukayan? Mahirap?
Nahirap. Lalo na itong kanina, gawa ng ugat ng buko. Ugat ng buko? Oo nga. Sa lahat ng pag-ukay, talaga pag may buko, ano, mahirap. Ah, mahirap. Ano. So, may gusto ba i-shout out dyan? Wala naman. Asawa mo? Kay, ano, kay Kuya Bal. Ang galing mo, Kuya Bal. Shout out kay Kuya Bal. Yan. Bal Santos Matubang. Yun. Malakas mag-ukay na yun. Ayun na, nag... Yan yung unang truck. Isang truck. Yan. So, nagdagdag kami ng tao, mga dalawa pa. Kasi nga yung kailangan aatagin mo yung dinadala ng truck na lupa. Para pag naatag yun, malalagyan ulit nila. So, may tambak na rin siya konti. So, okay na. Kasi shout out dyan, basta shout out. Shout out. So yan, isinali ko yung kapatid ko pang isa, tsaka si Lolo Cesar. Yan, shout out pala kay Lolo Cesar. So bali siya yung naggagawa ng mga poste na bakal. Nag-i-steer up. Siya yung steelman namin. Ngayon, sinisimula na mag-asinta. Gumawa ng forma ng bakal. Ayan, si Lolo Cesar, sipag. Ayan na. Ah, balakas talaga ng tagahalo. Then. Ang veteranong Mason. Ayan, si Lolo Cesar. Shout out. Pinulit at plywood. Tapos si Kuya naman, siyempre, siya yung nagpuputol ng mga bakal din. Sige po, hanggang dito lamang po ang maipapakita ko sa inyo na video. So, bukas po o sa susunod na araw, papakita ko ulit sa inyo. Kasi masyado na po mahaba. 10 minuto na. Diba po? So, baka mainip kayo. Basta, marami po ako i-share sa inyo kung paano ko na-reach ang budget na to. So, bilang isang YouTuber din po, siyempre, nakatulong din po yun para makadagdag sa pondo. Kaya, thanks for watching po and God bless.